guys, welcome back to my channel. This is Wena. For today's video, our topic is what makes Filipino and Japanese different, or what is the differences of Filipino and Japanese. Kaya nang nasabi ko noon sa isang vlog ko na sa susunod kong video, i-vlog ko kung ano yung mga kaibahan ng Japanese at Filipino when it comes to love, when it comes to work, when it comes to something. Well, I am married to a Japanese, 28 years. Hindi ko naranasang magkaroon ng asawa na Filipino, pero naranasan kong magkaroon ng jowa. Ano ba ang kaibahan when it comes to love? Well, sa akin, okay naman ang Filipino. Pero, mas okay sa akin ang Japanese, kasi pag nagmahal ang Japanese, talagang susuyuin kang maigi at aalamin kung ano yung mood mo. While sa Filipino, hindi sila aware masyado sa'yo. Siguro, baka natapat lang sa akin ng maling lalaking Filipino, kaya ganun yung anticipation ko. Pero, siguro when it comes to sex, mas hot ang Filipino, pero mas gusto ko ang Japanese kasi they are very gentle. When it comes to work naman, what makes difference between Filipino and Japanese? Nako, ang Filipino, pahila-hilata, painom-inom, barkada-barkada. Pero ang Japanese, mas priority ang work kaysa sa barkada. Pero pagkatapos ng work, magja-jamming na sila, magbabansyako na sila, iinom sila ng 1 or 2 or 3 beers kasamang mga katrabaho nila, tapos uuwi na sila. Ang Filipino kasi wala akong naranasang ganung style na magpapaalam kung saan pupunta. Basta bahala ka sa buhay mo, parang ganun. Siguro, experience ko lang yun. Hindi naman siguro lahat ng Filipino ganun. Meron din mga Filipino na very generous, tsaka caring. Meron natao lang siguro na maling lalaki ang napili ko. About naman sa tawag doon, sa culture ng Filipino at Japanese, mas gusto ko ang Japan or Japanese when it comes to culture, kasi pagdating sa kultura, naniniwala sila talaga sa mga mamuri, yung mga charm. Mga Filipino kasi hindi masyadong aware sa mga charm na yan, yung pampaswerte, pang, although marami namang nangiinganyo na ito yung mga pampaswerte, pero bihira lang yung mga naniniwala na pampaswerte sa mga Filipino men. Pero sa mga Filipina siguro, sa mga women ng Filipina or Philippine women, mas marami sigurong naniniwala. Pero sa Japan, siguro mas maraming naniniwala sa mga ano, sa mga pampaswerte. Kasi every time na pumupunta sila sa mga shrine, 'di ba, may mga nabibiling pampaswerte doon, kung ano yung halimbawa yung acquiring money, acquiring good health, at kung ano-ano pa, mayroon silang ganun. Halos napansin ko na talagang maraming bumibili ng ganun. Umamuri yung tawag nila doon. Sa atin, hindi ko alam. Pag nagsisimba yung iba, pagdating ng bahay, just isan, ganun. Ito, disclaimer lang ko sa experience ko lang, at saka yung mga napansin ko lang. Sa mga pagdating sa culture na yan, mas ano ang Japanese sa kanilang kultura kaysa sa Philippine culture. Kasi halos mga kabataan na yun, yung mga dating kultura natin na manupo, yung mga po, halos nawawala na, di ba? Tsaka marami ng mga suwain na kabataan ngayon, hindi kagaya noon, nung bago yung generation ko noon. Pero naabutan ko pa rin yung tinatawag nilang hospitality at mag-alam sa matatanda na laging nagmamano kung palabas, pa-uwi, laging nagmamano. Sa Japan nga, kahit hindi ka kilala, nagpapaw sila sa'yo. Kaya, mas more on ano ang Japanese, mas
tawag doon, mas intact sila sa kultura ng hospitality, yung paggalang sa kapwa, mas ahead sila kaysa sa Filipino. Ako naman sa mga pagkain, ang mga Japanese, more on veggies, halos ang matawon. May mga taon din na mas tuloy lang yung karne, pero parang sa nagayong takong, hindi kagaya sa atin na kung karne, hindi ang balance sa kapwa, hindi sa doon lahat ng pagkain doon, mayroon yung klase ng palasa nila. Kung nga kung bilim sa Japanese cuisine, kasi talagang balance yung ano yung mag-iluluto ng pagkain. At pag nag-restaurant ka, may mga set na may gulay, may appetizer, may soup, may pag ano, talagang kompleto. E dito sa atin, mag-order ka ng soup, mag-order ka ng putahe, mag-order ka ng ganon. Pero hindi ko pwede ikumpara yun kasi syempre, kultura ng Filipino yun at kultura din ng Japanese yun. Kaya mas gusto ko ang, kahit Filipina ako, mas gusto ko ang kultura ng Japan when it comes to yung pakikibagay sa kapwa at pagkain. Inspired ako sa mga Japanese talaga. Ang sisipag talaga ng Japanese, hindi kagaya ng mga Filipino na mas maraming tamad kaysa sa masipag. At mas maraming pasaway kaysa sa magandang pakikisama sa kapwa. Doon sa Japan, pag hindi nila binabatikos ng talagang grabe yung kanilang minister. Dito sa atin, Diyos ko, kung mambatikos sila ng presidente, wagas. Hindi na lang sila magpasalamat na kahit na ang daming problemang kinakaharap yung presidente. Why not, ano na lang, ipatronize yung, ano, tulungan natin yung presidente natin na lumago yung ating bansa. Sana ganun. Yun ang kaibahan ng Japanese at Filipino when it comes to culture. For me, through my experience, parang nakukulangan ako sa respeto ng mga Filipino na kulang sila ng respeto sa kapwa. Not unlike Japanese, they respect each other. Doon ako believe sa mga Japanese. Kaya yun, para sa akin, siguro dahil Japanese yung asawa ko, marami akong nakitang maganda sa kanya. Kaya nasasabi ko mga sinasabi ko dito sa harap nyo, hindi ako masyadong nagkaroon ng relationship sa Pinoy na maganda. Kaya ganun din siguro yung sinasabi ko. Pero in total, talagang ayoko talaga sa Pilipino maging asawa nung mula nung namatay yung daddy ko. Kasi ang daddy ko talaga, iniidolo ko yan ni talagang strict siya at diretso yung pagiging strict niya na maging lumaki kami na good Samaritan, parang ganun. At maging good fellow citizen ng bansa at God-fearing person ang pagpapalagi sa amin ng aking tatay. Kaya of course, pati yung mother ko, ganun din ang pangaral sa amin. Pasawa yung mga brother ko, walang direction yung buhay nila. Kaya nagkaroon din ako ng trauma kung bakit ayaw kong mag-asawa ng Filipino dahil doon. At saka yung unang-unang naging boyfriend ko, babaero, kaya apat na reason kung bakit tatlo yung kuya ko at yung naging unang boyfriend ko. Yun parang naging trauma sa akin yung nakita ko yung mga ano nila kung bakit hindi ako pumili ng Filipino, kung bakit nag-asawa ko ng Hapon. Pero not in my imagination, not in my entire life na nag-imagine ako na makapag-asawa ng Hapon, pero hindi ko nga alam kung bakit ako na pumunta ng Japan, pero siguro destiny ko rin makapunta sa Japan kasi wala rin naman akong naging kahirap-hirap, ang daming sumuporta sa akin papunta doon. Kaya siguro destiny ko rin yun. Kaya yun, yung apat na reason din ang dahilan kung bakit nung napunta ako sa Japan at nakilala ko yung asawa ko, parang siguro ito na yung tamang panahon na mag-asawa ako ng Hapon. At saka, naikwento ko na sa inyo yung last vlog ko na
nakilala ko yung asawa ko ng one week, tapos in 3 months, naging kami, in 6 months, nagpakasal kami. Dahil alam nyo ba na, nakwento ko na doon sa last vlog ko, di ba na, nung between, tawag doon, yung magbabago yung mag-new year, tapos nagdasal ako na pag kung sino yung unang-unang makikita ko sa kinabukasan, bigyan mo ako ng sign kung paano, kung sino yung mapapangasawa ko. Eh, ang kaso, pagkatapos kong magdasal, may kumatok sa pintuan namin. Talent ako noon, dancer ako eh. May kumatok sa pintuan at bukas kong ganyan, yung asawa ko. Pero, ang nakita ko, yung mapapangasawa ko, hindi yung mukha niya. Pero, siya pa rin yun. Kaya lang, yung image kasi, nakita ko sa imahinasyon ko, hindi ko alam kung paano ko i-explain yung bagay na yun. Nakita ko talaga na siya ang mapapangasawa ko. Kaya kung sino man naniniwala sa inyo na may mga ganon, imahinasyon, maiintindihan niyo ako. So, ganon ang nangyari, kaya mas gusto ko ang Japan at kumbaga sa Filipino. What makes them difference is more lot to explanation and talking. Siguro sa susunod na vlog ko, magdadagdag ako ng iba't ibang bagay kung bakit I choose more Japanese than Filipino. Kahit na mga family ko, mga Filipino, pero mahal ko ang family ko, of course. At hindi ko sila ipagpapalit kahit kanino. I mean, sa ibang bagay na, ano, what makes them difference. Kahit yung mga kuya ko, kahit ganun sila, mahal ko sila. Kahit na binubuli nila ako, mahal ko pa rin sila. So, that's all for today, guys. I hope na naintindihan nyo at na gustuhan nyo ang aking story ngayon, what makes Japanese to Filipino different from each other. Sana kung bago ka pa lang sa aking channel, I hope na subscribe mo ako, i-like mo rin yung video ko, at i-bell all mo na rin para sa susunod, ma-update ka sa mga susunod na vlogs ko. At shoutout pa rin sa lahat ng mga katin ko dyan, Tomodachi, Pirates, Yaya Loves, Tomodachi Yaya Loves, Angie Pretty, Binandang Group. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Love you all and God bless. See you guys on my next video. Bye-bye!